So ito na po mga ka-fishing, ang ating finish na bubo or taon or fish trap. Ay, hindi ba gamit ang labuka? Ang labuka? Ano tawag? Ha? So, ang labuko, hindi gamiton. Ah, pabindan ka, no? Tapos, sama kami pala? Bilan mo kung damo ribla. Kung gusto mo nga nipis, hindi mo rupagbinan. Diyan ka. Bila ka niya. Mayroon ka. Diyan, kailan ka nipis? So ayan mga ka-fishing, mayroon po tayong sample. Ginawan po ako ng sample ni nanay. Mga ganito daw po kalaki, tapos mga ganito kanipis. Ayan, so ang haba niya, depende po sa inyo kung gaano po kahabang gagawin nyo na bubo or taon, or sa English pa, fish trap. So ayan. So ang gagawin po natin mga ka-fishing is almost 1.5 meters. So ganun po sa kahaba. Explain ko lang po sa inyo. Dahil po sa aking nahiwa na mga kawayan, ginawa natin siyang stick. Meron po siyang reject. So ito po yung reject ang merong buko. Yung buko ng kawayan kailangan hindi isali. Sa isang stick, kung meron siyang buko ng kawayan, kailangan hindi isali. Dahil daw mapuputol. Dahil daw mapuputol po siya. So ayan. Marami po tayong reject. So ayan. May buko siya. Kitang-kita po natin mga ka-fishing. Okay, so hindi magagamit yan dahil reject po yan. Ito po yung ninipisa namin. Thank you.
nakarat. Nakita niyo po itong unang pasukan nila yung pangunang garaw. Tapos ginawa namin is nilagyan namin ng pangalawang garaw para hindi makalabas ang paikot-ikot lang po. Ayan, paikot-ikot hanggang sa matapos papuntang dulo. Diyan natin gagawin ang kung sa dito sa karaya ang kanyang buli. So ito yung gawang niya. Saka ito yung punta, ang dulo. Diyan po natin gagawa ng exit para sa isda na nahuli natin. Para sa isda na mahuli namin, dyan po namin ilalabas sa exit na pintuan. Okay, so kinulang po kami ng nilagis na kawayan, mga karat. Ay sorry, mga ka-fishing pala. Pasensya na, nasanay ako sa mga karat kasi may channel ako na isa. Buitarak vlog. So ang kawayan na yun, nasa unahan. Kailangan ko pang ilagis yan. Okay, see you later. Ito na po mga ka-fishing, ang ating finish na bubu or taon or fish trap sa English pa. Ang ginawa po namin mga ka-fishing is ang sistema niya is ditali sa kanyang exit na portion para medyo madali po siya. So kanina nakita niyo po ang loob nitong aming ginawang taon or bubu. Meron po siyang dalawang garaw. Sa amin is garaw dito sa Antique. Iwan ko lang sa ibang lugar. So yun po yung tinatawag nating trap para sa mga isda na papasok sa loob para hindi sila makalabas. Time na papasok sila, so manatili sila sa loob. Siya nga pala, ito ay hindi pa po talaga complete finish dahil meron pa pong kunting kulang. So maaring hanggang dito po ay tapos na po siya. So na-short po kami sa nilinisan naming stick ng kawayan na ginamit namin para pang round niya. Siguro mga tatlong piraso o apat. Okay na to. Okay, so hanggang dito lang po muna tayo mga ka-fishing. Maraming salamat po sa panonood. Sinishare ko lang po sa inyo ang paggawa ng bubo or taon para meron din po kayong idea kung paano gumawa ng bubo or taon o sa English fish trap. So ito na po yun, taga dibdib sa akin mga ka-fishing. Sana po ay makarami kami, pangulam lang, ayos na. At bago po kayo mag skip sa video na ito, huwag niyo pong kalimutang mag like at saka mag subscribe. Pakihit na lang din po ang notification bell para updated po kayo sa aming mga video. Maraming salamat po sa panonood, mga idol. Babus!